Diyo, gin dobre mang Cubs. Uwian na naman. Tapos naman ng isang araw ng bakbakan ng trabaho. Uwi na muna tayo mang Cubs at napagod din. Mamaya may pag-uusapan tayo. Sabihin natin kung paano yung proseso. Kung paano, kung gano'ng katagal pagka nag-apply kayo papunta rito. Bike muna ka mang Cubs. Cubs, sakay na muna tayo sa bike. Tapos pag-usapan natin pag-uwi ko ng bahay yung kung paano yung kung gano'ng katagal yung proseso ng pag-a-apply papunta rito sa Poland. Kung gano'ng ba talaga katagal. 3, 2, 1 Loading Complete. Yan, nandito na nga tayo sa bahay mga Cubs. So, nakabihis na rin. Tulog lang aking asawa at mga anak. Ayan, tulog na sila. Tulog na, hindi na ako nahintay. Ngayon, magpiprepare na lang ako ng pagkain. Kumiluto na naman si Mrs. So, magpiprepare na lang ako ng pagkain ko. Kakain na ako din. Habang nakain, papaliwanag ko sa inyo yung kung paano o kung gaano katagal yung proseso ng pag-apply dito sa Poland. Ayan mga Cubs, prepare ko na ngayon pagkain ko. Gutom na talaga. Pagod din talaga sa trabaho ngayon. Medyo madaming trabaho ngayon. Medyo napagod. Kakain muna tayo habang nagpapaliwanag ako sa inyo kung paano yung proseso, kung gaano katagal yung proseso pag nag-apply ka dito sa Poland. Ito muna yung pagkain ko mga Cubs. Kanin, syempre, di mo muna yan. Kasama sa pampalakas natin. Lahat pagpagod tayo sa trabaho. Luto ni Mrs. Nilagang buto-buto, ribs. Wala akong malaking lagayan o tasa mangkok. Kaya kinalang sa maliit. Tapos saging. Power resistensya tayo mga Cubs. Pisan natin ang pagkain at talagang pagod na. Gutom pa. Yan, kaya na ako mga Cubs. Kain din kayo. Gutom na talaga. Habang nakain ako, papaliwanag ko sa inyo yung kung gano'ng nga katagal yung pag-apply o yung proseso ng pag-apply sa Poland. Ganto kasi yan mga Cubs. Pag nag-apply ka dito sa Poland, lalo na kung cross-country ka o ito na tawag natin na third party, cross country meron dyan tayong dalawang pag-apply dyan, dalawang klase ng applies, agency o yung gagamit ng agency na papunta rito sa Poland, tapos yung agent na nandito na sa Poland. Baling agent naman nandito na sa Poland, kukontakin nyo lang siya. Meron yung agent niyo, meron siyang agency dito na kumbaga ano siya ng agency, tapos siya lang siya yung nagpa-process ng lahat ng papeles, siya yung gumagawa, naglalakad papeles ng nag-apply, ganun ang ginagawa niya. Tapos ginagawa niya, bumibili lang siya ng work permit. Nagpapagawa siya ng work permit para doon sa nag-apply. Magkano lang rin yan, mura lang rin naman yun. Tapos malaki hingi niya sa aplikante. Ganito yan. Yung proseso ng pag-apply, may tatlong proseso. Una, work permit. Siyempre, hintayin niya yung work permit. Umaabot nga pala mga Cubs yung pag-apply dito ng kataasan na is isang taon. Yun lang, o isang taon o dalawang buwan kayo maghihintay para makarating dito sa Poland. Kung pa talagang papala rin, pero kung hindi, kimbahan lang. Pero yung isang taon at dalawang buwan naman yung worth it naman yun. Pinakamabilis na pagproseso ng pagpunta rito sa Poland, 8 months.
katulad namin nung nagpunta kami dito, 8 months lang inabot ng proseso namin. Pero tatlong klase ng bayaran yung binayaran namin noon. Hindi naman kami totally, wala naman kami sa agent eh. Ano siya, part siya ng agency talaga. Agency siya na dito talaga naka-destine sa Poland. Wala siya sa ibang part ng ibang bansa. Nasa Poland lang talaga siya. Kaya lang, hindi ko siya may re-recommend sa inyo mga kabas ng doon kayo mag-apply kasi balita ko nagsarado na rin. Tsaka kung hindi man magsarado yun, hindi ko talaga ako re-recommend kasi nung dumating kami dito, ang daming ano, nangyari. Hindi man totally madami nangyari. Nag-umpisa kami sa trabaho, bago kami mag-umpisa sa trabaho, dalawang linggo yata kaming pahinga. Tapos hindi pa inayos yung PESEL number namin. Habang nagtatrabaho na kami, wala pa kami yung PESEL number. Okay lang naman yun, habang nagtatrabaho, wala pa PESEL number, pero hindi niya inaasikaso lahat. Hindi inaasikaso ng agency hanggang nakaisang buwan na wala pa rin. And layo rin namin sa anak namin nun. Gawang kasama nga namin ang anak namin. So nag-decide kami mag-resign doon sa agency na yun, pati sa company namin na una, ng kartunan nga. Hindi sa mga mahirap yung trabaho. Kaya namin yung trabaho, kaya talaga malayo. Kasi nga, ilang oras din yung biyahe pag-uwi kami dito sa bahay, doon sa bahay ng ate ko nung doon pa kami nakatira kasi siya nag-aalaga sa bata, sa anak namin. Nung time na hindi pa nanganganak mo si Mrs. Ano pa lang. Hindi pa puntes. Kaya, and nagkasakit naman yung anak ko. Sakto naman, pag-isip namin na maghap lang na mas malapit na trabaho dito sa bahay nga ng ate ko. Hanggang sa lumipat na nga ng tuluyan ng agency. Naghap kami ng agency. Yun. Kasi nakita namin itong agency namin ito ngayon. Mabalik tayo dun sa proseso. Mga kaps, yung proseso ng ano ba yan? Nung pag-apply dito, tatlong klase. Pag nagbayad kayo ng, pag kami binayaran kayo ba sa placement fee, or yung sabihin natin placement fee nga, sa MAPA agent man or sa agency, babayar niyan. Pero hindi yung buo. Tatlong bayad yan mga kaps, tatlo. Una, babayaran niyo siya for work permit. I-ano niya kayo. Work permit, magtatagal siya ng mga dalawang buwan, kataasan na tatlong buwan bago dumating yung work permit. Yun na yun. Tapos pagkatapos ng work permit, maghihintay ulit kayo, dumating ng work permit. Ngayon, sabihin sa inyo ng agency or agent na kompletuhin nyo itong papeles ito, lahat-lahat. Pagka nakompleto nyo ito, siyang ipapasa niya naman. Pag pinasa niya itong mga documents na to, mga yung documents na to, mga example, mga ano ba tawag to, mga kailangan ng agency requirements, yan mga requirements, kailangan yung kumpleto niya. Tapos pag nakompleto niyo, papasa niyo nga sa embassy. Pag nakompleto niyo yun, tsaka niya naman kayo magsusunod magbayad ng second payment. Pag nag-second payment na kayo, yun na, yung dyan na kayo yung tawag doon, yung draw or raffle draw sa visa appearance embassy. Kasi ang bawat visa appearance ay binubunot ng raffle or draw. Dinodraw yan. Kumbaga, swertihan lang kung halimbawa pagka ang magre-register sa inyo sa raffle draw niya, sa draw, ay ang agency o agent. I-register niya yung pangalan niyo
Lahat-lahat. So, may ano siyang application. Pipilapan siyang application. Tapos ipapasa niya sa embassy. Pinasa niya doon. Tapos i-drone na lang ng embassy. Pagka nabunod kayo, kagad, swertihan na. Pero pagka yung napatagal ang bunutan niyo, tumatagal ng dalawang buwan, minsan bago pa kayo mabunot, doon talaga nagpapatagal mga kab sa bunutan sa raffle draw. Sa mga sa draw sa embassy, yun sila maabot talaga ng 4 na buwan, 5 buwan, yun, bago kayo mabunot. Kaya kailangan, ang mangyari pag kayong magbibigay sa appearance na kahit na kapag register na yung agent nyo o agency sa embassy para sa raffle draw nyo o sa draw nyo ng pangalan nyo dun sa visa appearance, i-update nyo ng i-update yung agent nyo o visa, yung agency dun sa register for visa appearance nyo. Kasi pag din nyo siya in-update ng update, baka isa lang ginawa niyang by register ng name nyo doon sa pagpasa niya doon ng register name niyo doon sa embassy para sa draw. Ang sa amin kasi inabot kami ng mga 1 buwan at kalahati bago nabunot, kasi ang ginawa ng misis ko noon, ang kinausap niya yung sa agency, kasi nga may yung nagbakasyon nung sa Kuwait, nasa Kuwait kami, nagbakasyon lang kami ng 1 month. 1 month ng ano, nag-local vacation na kami sa trabaho sa Kuwait noon. Nag-local vacation na kami. So, ay, mayroon kaming limitadong oras o limitadong araw para mabunot. Kasi yung passport namin, babalik na namin sa company namin, kasi hiniram lang namin yun para makapag-vacation kami. Sinabi lang namin, uuwi kami para ibigay sa amin yung passport, makuha namin yung passport. Pero ano ka na, andun lang kami sa loob ng Kuwait. Nag-local vacation lang kami habang inaasikaso namin lahat ng papeles namin. So, ang ginawa ng misis ko, para mapabilis kang mapunot, ginawa niya, siya yung nag-register ng pangalan namin o nag-ano ng application ng pangalan namin sa paper namin na isi-send sa embassy para doon sa raffle draw o sa draw. Ginawa niya, gabi-gabi, nag-register siya siguro mga sa kanya, pangalan niya, naka halimbawa sa 1 beses ginawa niya, naka 10 beses siya ng register, tapos sa akin din 10 beses. Hanggang di nang bunot, ginagawa niya yun araw-araw, gabi-gabi ginagawa niya yung mga cups. Tapos yun nga, after 1 month, wala pang 1 month na and half, nabunot na kami. Una siya unang nabunot, tapos nung nabunot siya, nangyari naman 14 days bago malaman kung pasado siya o hindi sa embassy, bago siya papuntahin ng embassy o email o tawagan ng consul sa embassy ng Poland sa Kuwait kung nakapasado siya o hindi. Hindi matatalas sabihin, kasi may kita nyo lang sa passport nyo kung may visa kayo o wala. Visa nga papunta rito, nakita nga nasa ako may visa siya. Tapos yun, then after 2 weeks nga, ako naman yung nabunot, yung sa akin naman. Then nagpunta na ako, pinasa ko ng lahat ng requirements ko, lahat na kailangan ipasa sa embassy, pinasa ko na lahat. Papakita ko rin sa inyo mga cabs kung ano yung requirements na kailangan ng embassy o na kailangan nyo ipasa sa embassy para sa visa appearance nyo. Totally wala nga pala kaming nangyaring interview nung nagpunta kami ng visa appearance embassy. Hindi kami in-interview, nagpasa lang kami ng requirements, passport namin yung pinasa lang namin, tapos walang nangyaring interview ko nun lang, tapos uwi na. Sa akin naman, after 7 days, tinawagan ako ng embassy. Yun, pagtingin ko sa passport ko, may visa na. So tuwang-tuwa ako ng mga cups, tuwang-tuwa. Then after noon, yung sa anak naman namin, ginawa pala ng asawa ko noon, siya na ulit nag-registro, kasi yung sa bata kasi hindi pwedeng i-apply namin hanggat wala pa kaming visa. Yung sa bata, hindi namin pa siya pwedeng i-apply ng visa or
na magkaroon ng ano ba yun, ng magkaroon ng rapport doon name sa embassy hanggat wala pa kaming visa, kami mag-asawa. So, nung nagkaroon na kami ng visa, yung bata naman ay inasikaso namin sa pagka para magkaroon siya sa ng visa na ni-register na rin siya ng asawa ko. Ganun din ginawa niya, sunod-sunod din. Tapos, mabilisan lang din. Yung anak ko talaga mabilis kasi wala pang dalawang araw lang yata. Tinawagan na ng embassy, ang bilis. Tapos, pagkapasa namin ng lahat ng requirements, after 2 days at 3 days lang rin, nakuha namin yung passport ulit ng anak namin. Then yun, may visa na rin anak namin yun. Then, nagpaalam na kami ng totally ng tuluyan sa company namin after noon. Then, pumunta na kami dito. Tapos, yung pagpunta mo dito, doon na ka na magbabayad. Bago kayo pumunta rito sa Poland, doon na kayo magbabayad ng pangatlong payment nyo. Bago kayo pumunta rito sa Poland. Pabigyan nyo na yung third payment nyo doon sa agent or sa embassy. Ay, sa agency na in-applyan nyo papunta rito. Ganun katagal yan. Kaya inabot lang kami ng 8 buwan. Lahat-lahat. 8 buwan lang siya, mga cups. Ganun lang yung inabot ng gano'ng katagal yung pag-apply namin dito. Kaya sa akin, talaga ang alam ko ang pag-apply dito sa Poland, ang tumatagal ang proseso ng pag-apply dito sa Poland ay 8 buwan lang. Kataasan na ay 1 year and 2 months. Kasi ganun lang rin yung sa mga kakilala namin nandito na rin sa Poland. Inabot lang sila ng 8 months. Tapos mga 1 year, yun lang kataasan ng 1 year, 1 and 2 months. Ganun lang. Hindi na sila nagtagal ng sobrang tagal. Ewan ko lang sa ngayon, sa Pilipinas, hindi ko nila mga cups kung ganung katagal ba yung proseso ng pag-apply sa Pilipinas kung may medical. Kasi nung nag-apply naman kami, wala talaga medical. Pati yung pagpunta namin dito, pagdating namin dito, hindi rin kami medical, mga cups. Basta pagdating namin dito, pahinga lang kami 2 linggo kasi sa bahay lang ate kami tumigil pagdating namin dito. Tapos, start na kagad ang trabaho kahit wala pa kaming special number, gawang sa unang agency. Tapos, pati yung banko namin, di ba inaskaso. Tapos, walang medical, diretso na kami sa trabaho. Tapos, yun nga, yung isipan na nga namin lumipat. Yun, pagdating namin dito sa bagong agency namin, inaskaso nyo lahat. Bago nagtatrabaho na kami, inaskas nyo na lahat ng papeles namin. Kaya within 3 days, 4 days, meron na kami special number. Tapos nag-apply na rin kami ng sarili naming ATM card. Sa ayon na rin namin i-ask sa agency yun. Kami na yung kumilos para sa sarili namin sa ATM card. Ganun lang, mga kap. Sa Pilipinas kasi, hindi ko alam kung gano'ng katagal yung proseso na ng pag-apply niya sa Poland, kung papunta dito sa Poland, kung meron silang medical o parehas lang rin ng pag-apply sa cross country, kung same documents or same requirements lang rin, katulad ng may salary certificate or bank statement, hindi ko alam kung parehas lang. Kasi hindi ko man tatang ibang Pilipino dito na kakilala ko na galing Pilipinas. Kaya wala akong may ipapaya kundi siguro parehas lang siguro mga 10 months or sabi natin 1 year na nga katagal paghihintay ng pag-apply pagkagaling ka sa Pilipinas. Ganoon na siguro katagal. So, basta pag nag-apply na lang kayo, mga cups, tiyaga-tiyaga lang, tsaka tiwala at dasal. Yun lang. Kung hindi kayo matiyagang maghintay, hindi kayo makakarating dito. Tsaka bago kayo mag-apply, siguro doon yung legit yung agency para sigurado yung nakapunta kayo dito. Lalo ngayon, medyo maganda na talaga ngayon dito kasi lumalaki yung sahod kasi every year talaga nag-increase. Hindi lang every year, every 6 months. Katulad nga nung pinakatakos yung sahod rebel ko, nag-increase sila ng January tapos may increase pa ulit ngayon July. Susunod ulit na taon, January ulit. Pagkantapos ng July, January ulit. Yan July ulit. Ganun, pataas ng pataas mga cups. Kaya mas lalaki pa yung sahod sa mga bawat susunod na taon. So,
Hanggang doon na lang muna mga Cubs. Sunod na lang ulit ang ating update sa ating video. So, gamitin ko na itong pagkakataon na ito. Magpapasalamat ako sa lahat ng nanonood at patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo mga Cubs. Ngayon ay pagdiriwang natin ng 1K subscriber. Naka 1K subscriber na tayo mga Cubs. Dahil sa inyo, patuloy nyo na pagtitiwala sa akin. O patuloy nyo panood pagsuporta. Maraming salamat sa inyo mga Cubs. Kung kayo pa rin ay bagong nga pala, kung kayo bago sa akin channel, huwag nyo sanang kalimutang mag-click ng subscribe button. I-click nyo rin ang notification bell para lagi kayong update sa ating video na bagong lalabas. Tapos, huwag nyo rin sanang kalimutang i-like and share at mag-iwan na rin kayo ng bakas para sa comment. Sundan naman, Cubs. Ingat kayo palagi and good luck. God bless.